So heto na nga mga kaistorya, yung pinakahihintay ninyo, yung pinakaaabang-abangan ninyo na pangalanan, tukuyin kung sino yung sinasabing babaeng ahas sa Malacañang na sinasabi nilang posibleng magpabagsak kay PBBM. Sa wakas, may isang vlogger mga kaistorya na malinaw na tinukoy niya sa kanyang content ang babaeng iyon. Kaya nga sabi ko sa inyo mga ka-istorya, di ba noong nakaraan na mga content natin, hinding-hindi ako maniniwala na yung babaeng yun ay magagawa niyang traidorin o ahasin si PBBM dahil napakalapit ng babaeng yun sa ating Pangulo mga ka-istorya ni sa hinagap ay hindi mangyayari. Bakit? Sino bang vlogger na ito mga ka-istorya? Si Katunying mga ka-istorya. Dito ho sa kanyang content ng title mga ka-istorya, Tantanan si First Lady. Salamat, Lolo Art. Tugade. Diyan mga ka-istorya, mahaba kasi ang video na yan. Ano, pinanood ko yan kanina. Mahigit yan isang oras. Ano. So, diyan sinabi niya, malinaw na malinaw. Ipaparinig ko sa inyo mamaya. Malinaw na tinukoy dito mga ka-istorya ni Katunying nang tinutukoy nilang babaeng ahas sa Malacañang umano ay si First Lady Liza Araneta Marcos. Kaya nga sabi ko sa inyo mga ka-istorya eh, hinding-hindi ako maniniwala talaga na magagawa ng babaeng ito na traitor si PBBM. Bakit? O ito na, inilabas na, ano, si Katunying ang nagsabi. Magagawa ba ni First Lady na traitorin, ahasin, pabagsakin ang sarili niyang asawa? Sige nga, kayo mga ka-istorya, maniniwala ba kayo? Kung ikaw ay isang tunay na loyalista, kung ikaw ay isang tunay na pro-Marcos, masasaktan ka na may sino mang nagsabi na si First Lady Liza Marcos ay ahas sa Malacañang. Masasaktan ka, magdadamdam ka at baka nga magalit ka pa eh. Kayo ang humusga sa palagay nyo. Ka-istorya, magagawa kaya niya? Traidorin, ahasin, ibagsak si PBBM? Meron pang sinasabi dito mga ka-istorya ano, na minamanipula daw ang mga tao sa Malacañang. Siguro yung ilang miyembro ng gabinete ni PBBM, eh kumbaga, eh umaaksyon din, gumagawa din ng eksena, parang ganun ho ang ibig nilang sabihin. Ano, kasi nga nagalit sila dun sa issue na inilabas yung draft na ginawa ni Attorney Vic Rodriguez. Ang question kasi dun mga ka-istorya, bakit sila nagalit? Ano ho? Pagkatapos, ang sinasabi nila sila, loyalista, ano ho? Eh bakit nagalit sila, ipinagtanggol nila si Attorney Vic Rodriguez pagkatapos nagpaputok naman sila ng isyo na ganito na babaeng ahas sa Malacañang na kung saan ang tinutukoy umano base dito sa content ni Katunying mga ka-istorya ay si First Lady Liza Araneta Marcos. Loyalista kang hapa. Napapaisip ako, wag ho kayong magagalit mga ka-istorya. Hindi ho ako kampe kay Katunying. Gaya na nga, sabi ko nga nung nakaraan mga ka-istorya, hindi dapat inilabas sa social media ano, yung draft na yun. Kasi tapos na yun eh, sa loob ng Malacañang yun. Tapos na yung issue na yun, sa loob pa ng Malacañang, natapos na yun. E inilabas, edi nagkagulo ngayon sa social media. E may dahilan marahil kaya inilabas ano, mga ka-istorya. Sabi ko nga, baka gusto naman ni First Lady Liza Marcos na proteksyonan ng administrasyon ni PBBM. Again, inuulit ko mga ka-istorya, ano, neutral ho ako, hindi ho ako pro Vic Rodriguez, hindi rin ho ako anti Vic Rodriguez. Ang hirap kasi mga ka-istorya, ano ho, meron pa rin nagagalit sa akin, ano ho, neutral na nga ako, nagagalit pa sa akin. Pareho ko nang ipinakita sa mga manunod ang magkabilang side, ang magkabilang punto ng kwento, ng issue. Hindi na nga ako kumampi kahit kanino sa sa magkabilang panig na ito ng mga vloggers pagkatapos sinabihan pa tayo ng ganun. Iisa lang ang ibig niyang sabihin, ang ibig sabihin ng ganyan, ano mga ka-istorya. Ang issue na ito na babaeng ahas sa Malacañang pinagpipiestahan ng mga anti Marcos. Mayroon hong tatlong grupo mga ka-istorya ng anti-Marcos. Ano ho? Tatlo. Tandaan nyo ho mga ka-istorya, tatlo. Una, alam natin, mga Dilawan o Fink. Lawan, Pink Lawan. Natural na yun. Constant yun. Ano ho? Hindi na dapat pag-usapan at ipaliwanag yun. Natural na ang mga Dilawan, anti-Marcos.
Ano yung pangalawa? Eh, yung makakaliwang grupo, mga antayan. Normal din yun. Ano? Meron pang isa. Sila ho yung mga hindi naman dilawan, hindi rin naman makakaliwa, pero antay. Yung ayaw kay PBBM na maupo sa Malacanang. Ano ho, mga ka-istorya? Ako ang tatanungin ninyo ngayon. Eh, ikaw ba, one historiador, ano ka? Loyalista ka ba? O DDS ka ba? Eh, pareho ho. Bakit? Eh, mas gugustuhin ko hong maupo ang Marcos o kahit pang Duterte dyan sa Malacanang kesa naman sa Dilawan ang maupo dyan. Ano ho? Ngayon, balik tayo sa issue. Pinagpipiestahan nila. Kaya tuwang-tuwa sila dito, mga ka-istorya. Kasi ang pinaka-aantay-antay nila, yung makakasira sa mga Marcos. Kaya nga naitatanong ko eh, itong nagpaputok ng issue na ito, sila, loyalista ba talaga sila? Kasi kung loyalista ka, hindi mo magagawang sirain ang imahe ng asawa ni PBBM. Hinding-hindi mo magagawa yun. Bakit? Eh kasi si Atty. Liza Araneta Marcos, dala-dala niya yung apelyado ni PBBM. Pamilya siya ni PBBM. Once na sinira mo, yung kanyang asawa, ang sinisira mo, si PBBM. Once na bumagsak si PBBM sa issue na yan, ano ho, dahil nasira si First Lady, ang sinira mo ho ay mismo si PBBM dahil dun sa issue na yan. Isipin nyo nga ho, makaloyalista ba yung gawain ganyan? Ano ho, mga ka-istorya, hindi ako kumakampi dito kay Katonying dahil hindi nga ako sang-ayon na inilabas nila, mga ka-istorya, eh. Yung draft na yun eh, ni Attorney Vic Rodriguez. Ang totoo, dalawa sila, ano ho, yung sinasabi nila si TP, naglabas din daw ng ganyang issue. Hindi ko naman napanood yun, basta ito ang napanood ko si Katonying, ano ho. Hindi ho ako kumakampi kahit kanino, ano, kasi hindi nga ako sang-ayon dito sa issue na ito. Nagkaroon tuloy ng malaking kaguluhan. Ano, ipaparinig ko sa inyo mamaya yung part na tinutukoy niya na si First Lady nga, yung sinasabi nilang babaeng asa Malacanang, mahigit yung 3 minuto. Pagtyagaan nyo, pagkatapos talakayin natin, ipaliwanag natin. Ano, nakakaano lang, mga ka-istory, talagang hindi mo maiiwasang magtanong kung loyalista nga ba talaga itong mga vlogger na ito. Pasintabi ho, kung ako'y mapanood nila at marinig nila itong sinasabi ko. Ano ho? Kasi malaking katanungan. Kung loyalista ka, ang tunay na loyalista, tanungin natin itong mga taal na loyalista na mga lulu at lula mula pa noong dekada 80, dekada 60, papayag ba sila na sirain ang imahe ng First Lady? Alam natin na anumang makakasira sa ating First Lady, makakasakit sa ating pong presidente. Once na sinira mo yung first lady natin, sinira mo mismo yung ating presidente. Yung nga nakakalungkot eh, nagmula pa yung issue na yun sa mga pro-government vloggers eh. Ayan tuloy. Ano ho, hindi ho ang administrasyon ni PBBM ang natulungan nila. Hindi ho nila pinagtanggol si PBBM sa issue na yan. Huwag na ho tating paikot-ikutin pa ang ating mga manonood. Bakit natin nasabi ito, mga ka-istorya? Anong sabing pinagtatanggol? Isinisira nga nila ang imahe ng asawa ni PBBM. Hindi ang sinisira nila, si PBBM. Diba? Huwag na tayong magkunwari. Huwag na. Ito pa, yung sabi nung nag-comment. Eh, pati daw tuloy si Congressman Sandro Marcos, nasisira na dahil sa ginagawa ng First Lady. O, tingnan nyo. Parang ang gusto tuloy nilang mangyari, buong pamilya ni PBBM, sirain na eh, ibagsak na eh. Kita nyo ang nangyayari. Ang masaklat dito, mga ka-istorya, napaisip ako dun sa sinabi ni Katonying. Kasi matagal na pala, mga 3 linggo yata, bago pinaputok itong issue na babaeng asa Malacanang. Nag-content na pala si Katonying ng tungkol dito. Pasintabi na ho, sa mga nagagalit kay Katonying, ano ho, hindi ho ako pumapanig sa kanya, ano ho, kasi binabalance ko ang sitwasyon. Ipinapakita ko sa inyo ang magkabilang punto ng kwento, ng issue, ano ho. Mga 3 linggo na pala ang bago pinaputok itong issue na ito, eh, nag-warning si Katonying na may plano nga hong ano, pabagsakin ang asawa ni PBBM. Ito ho yung screenshot, in-screenshot ko. Ayan yung topic niya. Yung title, may tangkang power grab sa palasyo. May 3 question mark. Pagkatapos, next target, birahin ang misis ni PBBM. Yan malinaw na nagwa-warning sa dyan, mga ka-istorya. Ang mabuti pa siguro, iparinig ko sa inyo yung kanyang content. Ano ho? Ito yun. 3 minuto ito mahigit, mga ka-istorya. Pagtyagaan nyo para maintindihan ninyo ang tinatalakay natin. Ano ho?
So as early as September 19, nakatanggap na po tayo ng impormasyon na ito pong isang grupo ng mga mga tao dun sa Malacañang ay meron pong operation. At ang operation po nila, mga kababayan, as early as September 19, ipinaalam ko na po sa inyo, ang next target nila ay si First Lady Lisa Marcos. Sabagkat wala pa, hindi pa uso yung ahas-ahas na yan. Hindi pa nila ginagamit yung termino na yan. Pero inunahan na natin sila, sinabi natin sa kanila na huwag niyong gagawin yan. Huwag niyong gagawin yan dahil baka sumabog sa... Ito, papaalala ko po sa inyo. September 19 pa po ito. Napakonti-konti pa lang. Plano pa lang nila. Plano pa lang nilang tirahin si First Lady. Plano pa lang dahil nakarating sa atin yung plano na yon. Ano ginawa? Tinutuo nga. Kahit na sinabi na natin na baka sumabog sa mukha nila, tinutuo pa rin po nila, mga kababayan. Ano po katunayang tinutuo nila? Eh, di ba? Ano ginagawa nila ngayon? Ang pinupulutan nila ay si First Lady Lisa Marcos. Andito po yung parte ng ating pagtalakay. Papaalala ko lang po sa inyo. Inumpisahan na po nila. Alam niyo po ba kung ano ang linyada ngayon? Ito, sana obserbahan niyo po ito. Ano linyada ngayon? Yung spin. They would like to make it appear that the First Lady, yung asawa po ni Pangulong Bongbong Marcos na si Attorney Lisa Araneta Marcos, ay umaaktong parang Imelda na nakikialam daw po. Na kaya daw po nagka-problema si Attorney Vic sapagkat ang kabangga daw po niya sa Malacañang ay si First Lady Lisa Araneta Marcos. Naalala yun? Ulitin ko lang ha, doon sa kabubukas lang. Ito pong topic natin na to na inunahan na po natin sila sapagkat ako umaasa ako noon na hindi nila itutuloy pero itinuloy pa rin nila. Yun nga mismo ang kanilang ginawa ngayon, mga kababayan. September 19 pa po yung episode natin na yan. Sinabi natin tinatarget na si First Lady. Yun ang next target nila. At tinuloy pa rin nila, mga kababayan. Tinuloy pa rin po nila na birahin yung First Lady. Eh, hindi mo malaman, ito ba yung mga loyalista talaga o loyalista ng Maka Marcos ba to o makaano? Makaano kayo eh. Kaya ako naman inunahan na para baka sakaling mag-isip-isip nga sila, no? Mag-isip-isip sila, mapag-isip-isip nila na kapag tinira nila ang First Lady, yun talaga, matatamaan talaga. Pamilya ng Pangulo yun, di ba? Pamilya na, kasi yung linyadang titirahin yung First Lady, it's like, they would like to make it appear that First Lady Lisa Marcos is an Imelda Marcos in the making, mga kababayan. Imelda Marcos in the making. Akala nyo ba matutuwa si Pangulong Bongbong Marcos sa inyo? Sasagutin po ni Congressman Sandro Marcos, ultimo yung issue tungkol po sa inaakusan nila sa nanay niya. Okay. So, base dun sa mga sinabi na yan ni Katunying, di ba malinaw na ang tinutukoy ay si First Lady Lisa Marcos. At yung mga sinabi dyan ni Katunying, oo nga naman, totoo nga naman. Yan nga naman, mga kaistorya, yung mapapanood na sinasabi nung kabila. Pinanood ko rin yung kabila, mga kaistorya eh. Ang masakla pa dito, nadamay patuloy yung pangalan ni dating First Lady Imelda Marcos na nakikialam ba sa Malacañang, at sinasabi pang si First Lady Lisa Marcos Imelda Marcos in the making. Bakit? Nakikialam ba si ano noon? Si Ma'am Imelda Marcos? Hindi ho pakikialam yung ginagawa ni Ma'am Imelda Marcos noon. Pagtulong ho kay Pangulong Marcos Senior. Bakit pinapasama nila? Pagkatapos binibigyan pa nila ng masamang imahe itong si First Lady Lisa Marcos. Natural, si PBBM ang nasasaktan sa ginagawa nila, di ho ba? O, kita nyo, mga kaistorya. Sabi ko na nga ba, na ang tinutukoy ay si First Lady Lisa Marcos. Hindi ko ito malulunok. Talagang hindi ko ito matatanggap. Itong sinasabi nilang ito, mga kaistorya.
Kaya nga naitatanong kung loyalista ba talaga sila, eh bakit nila sinisira ang asawa ni PBBM? Sinong sinasakta nila? Sinong sinisira nila? Eh hindi ba't si PBBM mismo? Diba? Oh, pinagpipiestahan ito ngayon ng mga antay. Ito pa, mga ka-istorya. Itatanggi kaya nung kabila yung sinasabi ni Katunying? Kung itanggi nila na hindi si First Lady ang tinutukoy nila na babaeng ahas sa Malacanang, eh sino yun? Nagbigay sila ng napakaraming hint. Ang totoo, napakabibigat mga ka-istorya nung mga hint na binitawan nila, ha? Hindi basta-basta. Pinagtagpi-tagpi ko ito ngayon. Malinaw na sinasabi ni Katunying na ang tinutukoy na ahas-ahas sa issue na yan ay si First Lady Liza Marcos. Ito nyo mga ka-istorya. Sino ngayon ang dinadamage nila? Loyalista nga ba sila? Sino ngayon ang dinadamage nila kundi si PBBM? Di ho ba? Eto pa. May interview si Katunying kay Sandro Marcos. Pati yung issue dyan kay First Lady Liza Marcos, sasagutin ni Sandro. Sino kaya ang masusuplak dyan? Di ho ba? Sabi ko nga sa inyo, sana pinag-iisipan muna ang gagawin, pinag-iisipan muna ang sasabihin, mga ka-istorya. Kasi lahat ng ginawa mo, kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Puntahan natin ito si dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez. Porke ba naman gumawa siya ng draft, na ganoon, humihingi ng napakaraming powers, pati na nga yung pag-appoint, mga ka-istorya. Diyan na nga nagka-issue, sa pag-appoint. Matik ba? Traitor na? Ibig bang sabihin, traitor na? Palagay ko hindi naman yun ganoon, mga ka-istorya. Kasi kung sakali man na inaproban ni PBBM at nag-appoint siya ng nag-appoint, palagay ko, hindi naman masasabing ka-traitoran agad yun. Hindi naman yung ganoon. Napakababaw naman. Pag sinabi mo kasing traitor, ibig sabihin, may ginagawa o may pinaplano para pabagsakin si PBBM. Kung mag-appoint-appoint lang naman, palagay ko'y malayo naman sa pagpababagsak. Opinion ko lang naman, mga ka-istorya. Ngayon, ito na. Di ba inilabas nila, nila Katunying, yung issue na yan, yung draft. Ngayon, sabihin natin may mali si Attorney Vic Rodriguez. O di, sige, sabihin din natin internal yan, hindi nga dapat ilabas. O di, sabihin na natin na mali at inilabas. Bakit naghalit naman itong kabila nung inilabas yung issue na yan, Di ba nga ho, sa pag-appoint-appoint. Hindi ho kaya... Dahil nga sa pag-appoint-appoint na yan, ako'y napapaisip lang, ito naman ay opinion ko lang, hindi ko naman sinasabing ito talaga at ganito talaga ang dahilan. Napapaisip lang ako, bakit galit na galit ang kabila, mga ka-istorya, at todo effort para ipagtanggol si Attorney Vic Rodriguez. Bakit? At nung ipinagtatanggol si Attorney Vic Rodriguez, ang dinudurog naman si First Lady Liza Marcos. Ipinagtatanggol mo si Attorney Vic Rodriguez pagkatapos gumagawa ka ng action para masira ang imahe ng First Family. So definitely, ang maaapektuhan yan, unang-una na si PBBM dahil siya ang presidente. Diba? Kaya nga nagtatanong ko kung loyalista. Nagtatanong din ni Katunying, kung loyalista nga ba sila. Kayong humusga, mga ka-istory, again, sa mga nagpapanggap dyan na dilawan, baka nga nakasubscribe pa kayo. At nanonood kayo kay Juan Historiador, huwag na kayong magkunyari. Kasi ang isang tunay na loyalista, ang isang tunay na pro-government, hinding-hindi nyo tatanggapin na sabihing ahas ang asawa ni PBBM na siyang magtra-traidor at magpapabagsak sa kanya. Huwag kayong gumawa ng kwento na hindi nyo kayang patunayan at hindi nyo kayang panindigan. Ano kayo mga ka-istory sa inyong palagay? Tanggap nyo? Papayag kayo, naniniwala kayo na magagawa ni First Lady Liza Marcos na traitorin ang kanyang sariling asawa? Aba, umigit ko gulang kundi ako nagkakamali. 30 years na silang nagsasama, ngayon pa niya tatraitorin ang asawa niya. Malabong malabo. Sa hirap at ginhawa, mga ka-istorya, sa kahihiyan at sa kapurihan, magkasama na silang dalawa. Sa buhay, karamdaman at kamatayan, magkasama na silang mag-asawa. Ngayon pa na nagtagumpay sila na makaupo sa Malacanang sa katatraidorin? Imposible naman, mga ka-istorya. Dilawan daw yung asawa. Ano ba kasi pag-iisip? Nako,
Nako. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaistorya, mag-iingat kayo kung ano, alin at sino ang paniniwalaan ninyo. Kasi sa mga ganitong pagkakataon, diyan natin makikita kung sino ang tunay. Pro-government. Pero sinisira ang imahe ng gobyerno ng Malacañang loyalista. Pero sinisira ang imahe ng First Family. Asan ang katarungan? Kaya na bahala. Ang ginawa ko lang mga ka-istorya, ang aking mga sinabi, lahat ay opinion ko lang base sa aking pag-a-analyze sa mga sitwasyon, sa mga sinabi ng magkabilang panig. Ano ho? Kaya nabuo ko ang ganitong opinion ko. Ano ho? Kayo na ang bahalang humusga mga ka-istorya. Kung maniniwala kayo o hindi, alin ba ang paniniwalaan ninyo? Kaya nga nasabi ko, ang dapat, ang patas na pagbabalita, ang patas na pagka-content, yung ipapaliwanag mo, ipapakita mo sa iyong mga viewers, yung magkabilang panig ng kwento. Pagkatapos, ibato mo sa mga viewers, sila ang bahalang humusga. Ganun lang dapat mga ka-istorya. Ano, huwag yung kabilang panig lang ang ipapaliwanag mo, tapos didikdikin muna, didikdikin ang isang tao. Brainwashing ang tawag doon. Para sa akin, opinion ko lang naman mga ka-istorya. May sabag sana silang magalit dahil hindi talaga maganda yung ginawa nila na pinaputok nila mga ka-istorya. Tinawag nilang babaeng asa Malacañang. Iyon pa lang ang tinutukoy nila. Base dito sa kanta ni Katonya, yung First Lady Liza Araneta Marcos, hindi talaga maganda. Yan ho mga ka-istorya ang update na balita na maihahatid ko sa inyo ngayon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pakisubscribe nyo po at pakisuportahan yung bagong gawa ko na YouTube channel, ang Ka-istorya TV. Nakapin po mga ka-istorya sa comment section ang link ng Ka-istorya TV. Bago po kayo mag-subscribe, manood muna po kayo mga ka-istorya at least 2 minutes para hindi maituring ni YouTube na spam ang inyong subscription. Muli ako po si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan.